Welcome back mga ka-travelers. Bago ako gumawa ng panibagong video tungkol dun sa paglilibot natin sa Terminal 3, today gusto ko lang i-share sa inyo yung aking thoughts tungkol sa pag-travel natin after nating malagpasan ang nararanasan nating epidemya sa ngayon. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng sakit para iwas ako kay YouTube dahil baka ma-delete or ma-demonetize itong video ko. So, syempre guys, in time, matatapos din ang lahat ng ito at back to normal na naman tayo. Marami pa rin mag-a-abroad para makapagtrabaho as OFW. Meron din magto-tourist at meron ding mga visiting relatives. Naisip ko lang guys na after nitong epidemya, mas magiging mas considerate or mas magluluwag kaya ang Bureau of Immigration sa mga Pilipinong gustong mag-travel abroad as tourist at sa visiting relatives. Ano kaya sa palagay nyo guys? Comment down below ha? Ako naman guys, I really hope na sana mas maging considerate naman sila lalo na dun sa mga wala namang bad record. But then, whether mas maging mahigpit or mas maluwag ang immigration, ito po ang advice ko sa inyo. Ito po yung panahon or chance na habang naka-stay at home tayo, pwede nyong i-review at i-check yung mga documents na kailangan nyong i-submit sa immigration or embassy. I-check nyo mabuti at ilista kung ano-ano pa yung kulang at corrections na dapat nyong gawin. Yung magagawa nyong ayusin na mga documents habang naka-stay at home, gawin nyo na po para by that time na ma-lift ang quarantine at travel ban, ready to go na kayo and by that time na kailangan nyo nang makipag-usap sa immigration, kampante na kayo dahil na-review nyo na at nakumpleto nyo na ang inyong documents. Meron po akong mga videos na maaring makatulong sa pag-prepare nyo ng inyong documents. Panoorin nyo na lang guys ha. I-update ko na lang po kayo kung sakaling magkaroon man ng additional requirements ang immigration. Ang advice ko naman po para sa mga OFW at sa mga may balak mag-OFW, magdoble ingat po kayo na huwag mahawaan ng lumalaganap na epidemya ngayon dahil alam naman po natin lahat na ang isa sa pinaka-importanting requirements para sa mga OFW is yung medical. As far as I know, required ang x-ray sa baga. Kung sakaling mahawaan kayo ng epidemya, alam naman po natin na baga ang sinisira nito. Kaya baka po magkalamat or magkatama yung baga nyo at makita sa x-ray. Baka hindi kayo makaalis as OFW. Ang point ko lang dito guys is yung sayang naman at nakakalungkot kung hindi natin makamtan yung ating mga plano at pangarap sa buhay dahil nahawa tayo ng epidemya, di ba? So kung meron tayong pangarap at plano sa buhay, the more na dapat po tayong mag-ingat, okay? So yun lang guys, let's keep on praying na matapos na itong nangyayari ngayon sa buong mundo, okay? Thank you for watching and I will see you again soon. Bye!